A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at ang pagpapala ni Allah ay sumainyunawang lahat. Sa muli ay kami po ay naririto sa inyo upang magkaroon po kami ng mga ilang mga pakikibahagi kung bakit po ang mga kababayan natin Pilipino na dati po na nasa grupo ng Kristiyano ay nagbabalik Islam o magbalik Islam sila. Sa ngayon po ay kasama po natin ang isa po nating kababayan, si ang pangalan po niya ay si Lemuel Garcia Breeze. Medyo unfamiliar ako dito sa pangalan ng Breeze. Ngayon ko lang narinig ito, no? At sa ngayon ay binigyan ka ng pangalan na Mahmud. Tama po yun, Ustaz. Okay. So, Mahmud, marami akong mga bagay na itatanong sa iyo bilang kaalaman na rin po sa ating pong mga kababayan kung anong dahilan na ikaw ay pumasok sa Islam. Minsan pa nga, bilang pangiinsulto, sinasabi niyang muklo, lalo na doon sa bahagi ng Mindanao. Ano? Pero bagamat ganun pa man, may mga dahilan ang bawat tao na pumapasok sa Islam. So, sa una kong katanungan sa iyo, ano yung grupo o relihiyon o sekta na kinabibilangan mo bago ka naging Muslim? Ako ay isang aktibong miyembro ng United Church of Christ in the Philippines, o mas kilala sa atin na tinatawag ng mga Protestante. At katunayan po, ako ay naging apprentice pastor sa aming kongregasyon nung ako ay miyembro pa ng UCCP. So, iyon ang kalagay mo, apprentice pastor yon. Pagka ganong apprentice, ibig sabihin nun, ikaw na ay magiging... Nagpaplano pong maging pastor talaga. Pumasok maging pastor. Ayan. Sa ganyang kalagayan, ang alam ko maraming alam tungkol sa pananampalataya, pero ang nangyari naging Muslim ka. Meron ka bang mga aktibidad sa iyong relihiyon na kinabibilangan mo before? Napakarami po, Ustad. Since kabilang na ako dun sa maaring maging pastor, dun sa amin sa Bicol, lalo na sa grupo ng mga kalalakihan sa amin, ako ay isang aktibo na sumasama, may tinatawag sa amin na bayanihan. Yun po ay yung mga kalalakihan na pumupunta sa mga iba't ibang lokal na wala pang mga simbahan, kung saan kami ay nagtatayo ng mga kapilya o kayong mga simbahan ng Protestante. Ang alam ko niya, ang tawag yan ay church planting sa para termino ganito, ng Protestante, na kung saan wala pang UCCP doon o anumang sekta na kinibang magtatayo sila doon. So, yun ang ano doon. So, aktibo ko pala sa mga ganyan. Siguro, kung uuwi ka na sa Pilipinas, mag-church planting ka ba? O Islamic planting na ang mangyayari? Inshallah. Inshallah. Okay. Ngayon, anong dahilan bakit umalis ka sa iyong reliyon? Anong nakita mo dito na hindi mo na gustuhan? O ano ba talaga? Bilang isang, noon nagpaplano ako bilang pumasok bilang isang pastor, natural na po sa akin na kumbaga marami pumasok sa aking kaisipan. Yung mga katanungan, kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, mailagay mo sa iyong isip yung mga katanungan na hindi nasasagot ng mga pastor o kaya mismo ng simbahan ng UCCP, lalong-lalo na pagdating sa konsepto ng Diyos. Yun po ang isang lagi kong inaano sa aking isip noon kapag may mga seminars kaming ginagawa, pinupo kaya dinadaluhan, at ang topic ko ay tungkol sa tinatawag na kaisahan, yung Trinity. Yun ang laging naaang sa aking isip na hindi ko maintindihan kung bakit ganito yung paliwanag nila. So, yung bahagi ng Trinity lang talagang masalimuot talaga. Tama po. Marami tayong mga kababayan na ang dahilan ng kanilang pagdududa sa kanilang kinabibilangan ay dahilan sa konsepto ng tinatawag na Trinity.
Ano ang nangyari? Anong istorya mo na paano mo ito natagpuan ng Islam? Nagkataon na ako ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Saudi Arabia. At doon, nung pagdating ko sa Saudi Arabia, sabi ko, dahil ako ay nag-aaral ng mga salita na, sa Biblia, pinangako ko na sa sarili, sabi ko, hindi ko, sige, pagkat nakikita ko, may kaalaman ako sa mga Muslim, pero sabi sa sarili ko, hindi ko yata papasukin yung pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, yung negatibo ang tingin mo sa mga Muslim. Hindi po sa negatibo na yung, kumbaga, dahil sa ako ay isang Kristiyano at manggagawa. Sabi ko, para yata hindi ko matatanggap yung pananampalatayang yung Islam sa. And then nung nagkataon na may mga kasama din ako mga Muslim, habang nag-iisa ako doon sa shop, may isang pamphlet na akong nakuha. At sabi ko, napag-ano kong basahin kasi wala akong ginagawa sa loob ng shop. Uh-oh. Sabi ko, basahin ko kaya to. Naalala ko pa noon ang title, yung sino ang yung ano niya is about sa Diyos. Sino ang dapat sambahin? Si yun po. Yun okay. Po, tawa nabasa ko na rin yun. Sino ang dapat sambahin? So sabi ko, since yung nagbabasa ako ng Biblia, sabi ko, naging na-focus yung atensyon ko doon sa babasahin na yun. Sabi ko, basahin ko kaya. So sinimula akong basahin, and then nakita ko yung essence niya. Since naghahanap ako ng katotohanan, so yun po, yun yung naging dahilan sa pag-aaral ko. Meron kasing mga haka-haka, gaano ba katotoo, na merong mga masamang lumilitaw o kumakalat na hindi sa mga magaganda sa mga Muslim. Ano ang pananaw mo sa mga Muslim? Actually, Ustad, nung ako'y Kristiyano pa, madalang yung kaalaman ko pagdating sa Islam o siya sa Muslim. Ang nakikita, ang pagkakaalam ko lang, yung napapanood ko sa TV, napapakinggan ko sa radyo, na ganito ganyan, may kinidnap. Oo, mga ganun. Kaya sa Mindanao, kaya naisip ko noon sa sarili ko, hindi ako pupunta sa Mindanao kasi maaring pagpupunta ka doon, maaring delikado yung magiging buhay mo. Alam mo, lumaki ako sa Maynila. Maraming mga hindi magagandang bagay ang nangyari sa akin sa Maynila. Pero nung ako'y napunta ng Mindanao, mas protektado pa ako doon eh. Yung nangyari sa akin sa Maynila, hindi nangyari sa akin sa Mindanao. Maaari may mga isolated case na nangyayari, pero hindi buong bahagi ng mga Muslim area ay ganoon talaga katalamak na mas mababa. So sa Saudi Arabia ka na nag-Muslim? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Napunta ka sa isang center o mayroon bang nagtulong sa'yo? Actually, nung nabasa ko na, sabi ko, nagtanong ako doon sa isang brother sabi ko, saan ba yung center dito sa doon sa lugar na aking nabibilangan. So tinuro sa akin, so pumunta ako ng umaga pero yung sa puso ko noon wala pa yung ako yung magmumuslim. So pagdating ko doon, welcome ako ng isang ustad na Pilipino. Mm-hmm. At yun, sinimulan akong paliwanagan. And since ako ay naghahanap talaga ng katotohanan, lalo na sa konsepto ng Diyos, doon ko na nakita at naliwanagan yung aking isip. At nung panahon na yon, sabi ko doon sa ustad, sabi ko, magmumuslim po ako. Yun yung sinabi ko sa kanya. Alhamdulillah. So, sa bahagi na yun, binayaran ka ba? Wala po kasi nung medyo malayo kasi yung lugar namin doon sa center kasi nag-aarkilap ako ng taxi. Nung pabalik, ako pa rin nagbayad ng taxi kasi wala akong binigay sa akin na pera. Actually, ikaw ang gumagastos. Ako yung gumastos. Kasi kalat na kalat yan na binabayaran. Marami nga po, ganyan ang sinasabi. Ganyan. Una, may mga magagandang bagay ka bang nakita sa Islam? Ano itong mga bagay na nakita mo sa Islam na nagustuhan mo? Pwede bang ibahagi sa atin pong mga taga-subaybay? Napakarami pong mga
mga magandang bagay na nakita ko sa pananampalatayang Islam. Unang-una na yung mismo nga aking hinahanap sa aking sarili nung ako yung naghahanap ng katotohanan, yung konsepto ng konsepto ng Diyos na yung nag-iisang Diyos, doon ko nakita yung kasagutan na hindi mo sagot-sagot nung ako yung naging Kristiyano pa. And then nakikita ko yung pagkakapantay-pantay ng mga Muslim, lalong-lalo na pagdating ng Ramadan. Makikita mo, lalo na sa kanilang pagsasala, anuman uri ng kanilang katayuan sa buhay, pare-pareho silang nagpapakahirap para hindi kumain, para maging kalugod-lugod ang kanilang ginagawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nabanggit mo yung Ramadan. Baka common itong salitang Ramadan na narinig ng mga hindi Muslim. Ito yung ikasyam na buwan ng kalendaryo ng Islam. At ang mga Muslim dito ay 29 o 30 days ay nag-aayuno o nagpa-fasting. Sa Bisaya nito, kung tawagin nila ito, puasa. Tama ba ako sa Bisaya? Puasa, sabihin nila. Pero ito ay salitang malayo ito Indonesia, Malaysia, at saka sa Brunei. Ito ay pag-aayuno o fasting natin. At yung pagsasala ay yung sinasabi natin na prayer. No? Ito yung mga bahagi na nakita mo sa Islam na iyong nagustuhan. Nung ikaw ay nag-Muslim, may nagbago ba sa iyong buhay? Mayroon bang epekto ito sa iyong buhay? Kasi mayroong iba na, nag-Muslim na yan. Magiging ano na yan? Ano ba tawag nila dito? Mag-suicide bomber na yan, maging terorista na yan. Ganito ba ang nangyari sa'yo? Hindi. Malayo po, Ustad. Kasi nung ako ay Kristiyano pa, ito ang maaaring masabi kong pagpapasalamat ko sa aking mga magulang. Sapagkat kahit ako'y lumaki sa Kristiyanismo, pinalaki na aking mga magulang, tinuro sa akin ng aking mga magulang yung tama na pamaraan na pamumuhay, igalang mo yung kapwa, ang iyong mga magulang. Kaya nung ako ay nag-Muslim, hindi po ako nahirapan, Ustad. Kumbaga, ipinagpatuloy ko lang yung ginagawa ko na ako yung Kristiyano pa. Okay, maganda. Mayroon bang problema nakaharap ka ba nung nag-Muslim ka? Yun lang po ang masasabi kong nagkaroon ng problema since ang aking pamilya, lalo na aking mga magulang, ay mga manggagawa ng sa relihiyong Protestante. Yun po ang naging problema, yung relasyon ko sa aking magulang at relasyon ko sa aking asawa. Sabi nga, at nung ako'y mag-Muslim, doon ko na alaman na, sabi nga, may bawat isa sa atin may tinatawag na kadar. Kaya yung, tinanggap ko na rin po kung ano nangyari. Divine destiny. At alhamdulillah po, Ustad, almost 3 years din siguro kaming hindi maganda yung... Lately lang po, Ustad, siguro mga a month ago, alhamdulillah, lagi pinagdudo sa Allah na sabi ko, inshallah, ya Allah, buksan mo ang puso ng aking mga magulang na magkaroon ako ng pagkakataon na may ibahagi sa kanila, hindi man nila tanggapin yung, kumbaga, mapunan yung gap namin bilang bilang pamilya na hindi nag-uusap. Alhamdulillah po, ngayon maganda na po yung ano namin. Okay, siguro ngayon ay naiintindihan kanila at nire-respeto ang iyong pananampalataya at ang iyong pinasok. Ngayon, meron ka bang dahil ang ating oras, ano, ay medyo maiksi na po. So, bigyan kita ng mga ilang isang minuto na pwede bang may mensahe ka ba sa ating mga taga-subaybay? Para po sa masasabi ko lang sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga tao na naghahanap ng katotohanan, itry po ninyo na pag-aralan, buksan ng inyong isip, lalong-lalo na doon sa mga naghahanap talaga ng katotohanan tungkol sa konsepto ng tunay na relihiyon at konsepto ng Diyos. Ito po ay bukas na paanyaya, lalo-lalo sa ating mga kapatid, na pag-aralan po natin ang Islam.
wag nating tingnan ang Islam kung ano ang sinasabi lamang sa telebisyon o kaya mga nababalitaan natin. Tingnan po natin na ang magagawa nito, lalong-lalo na doon sa mga naging halimbawa katulad sa amin, kung paano namin natagpuan sa aming sarili ang Islam at lalong-lalo na at natagpuan namin sa aming sarili ang tunay na kapayapaan. Yun lang po masabi ko sa. Maraming salamat at napakaganda bilang isang dating manggagawang Kristiyano eh, ngayon ay nangangaral ka na tungkol sa mensahe ng Islam. Shop. Isa po yan sa mga bahagi ng ating palatuntunan dito ng ating kapatid kahit na sila ay talagang malawak ang kaalaman sa dati nilang relihiyon, naging Muslim pa rin sila. Kami po hindi na magtatagal at kami po ay magpapaalam sa inyo. Sa ibang panahon, kami po ay magbabalik upang tunghayan po ang ilang mga bahagi na testimonya ng ating mga kabayang Pilipino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.